Amen. Gusto po ba talaga nating lubos na makilala ang Panginoon? May suggestion po ang Bible sa atin. At basahin po natin sa aklat na, sa Bible ang word niya na nagkukumbinsi na kung gusto nating makilala siya sa Awit 197 verse 97. Sabi dito, "O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig, araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip." So, kung nais daw po nating makilala ang Panginoon, basahin natin ang kanyang mga salita. Dahil habang binabasa natin ang salita ng Diyos at iniisip lagi, pinagbubulay-bulayan palagi, doon unti-unti nating makikilala ang Diyos. At kapag nakilala natin ang Diyos, hindi katulad po na sa tao na minsan nananawa, kapag nakilala natin ang Diyos, mas kai-excitedan mo siya at lagi mo siyang hahanap-hanapin. So sabi po dito, muli sa patotoo ng manunulat ng binabasa ko, sabi dito, tuwing umaga, pagdating ko sa opisina, ugali kong tumingin sa mga email. Kadalasan binabasa ko ang mga sulat na iyon ng mabilis, pero may mga email na pinasasabikan kong basahin. Ang sulat galing sa aking mga minamahal. May nagsabi na ang Biblia ay sulat ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa atin. Pero malamang kung katulad ko kayo, may mga pagkakataon na hindi natin binabasa ang Biblia at hindi natin kayang sabihin ang sinabi ng sumulat ng 119 kabanata ng awit. Sabi dito, sinasabi niya na mahal na mahal niya ang kautusan ng Diyos. Nagpapayag ito ng mga katotohanan tungkol sa Diyos. May mga itunuturo ito sa atin at ito'y salita ng Diyos mismo. May mga nagsasabi na kapag lalo mong nakilala ang isang tao, mababawasan ang paghanga mo sa kanya. Pero hindi ganyan pagdating sa Diyos. Kapag marami tayong nalalaman tungkol sa kanya, sa kanyang salita, mas nagiging malapit tayo sa kanya at mas nagnanais tayo na makilala siya ng lubusan. Sa pagbabasa ng Biblia, tandaan na ang Diyos na nagmamahal sa atin ay lubos na mayroong nais sabihin sa atin. Ang salita ng Diyos naway aking magustuhan, naway aking saliksikin na parang kayamanan. Magmistula nawa itong bulaklak na babango, liwanag na taglay nito ay magningning sa buhay ko. Ang pagsasaliksik po ng salita sa Biblia ay makakatulong sa atin para makilala natin ang Diyos na binabanggit sa Biblia. So kung gusto po natin magkaroon ng personal na ugnayan at pagkakilala ng lubos sa Diyos, saliksikin po natin ang Biblia. Basahin po natin siya mula sa Genesis hanggang sa pahayag. Makikita po natin kung gaano siya kadakila, gaano siya makapangyarihan, at gaano siya kabuting Diyos. Kaya, yun nga po, kapag tayo ay di nagbabasa ng Biblia at wala tayong ka-aware-aware sa patungkol sa naririnig natin may Diyos, oo, at sinasabi natin naniniwala ako sa Diyos, pero wala po tayong karela-relasyon sa Diyos, ay nakakaawa po tayo dahil hanggang doon lang at di mo matutuklasan kung gaano ang kabutihan ng Diyos na kung saan kapag nakilala mo siya, nanaisin mo talagang ipakilala siya sa iba. Dahil yung naranasan mong kabutihan niya ay gusto mong maranasan din ng iba. So, yun yung puso ng taong tunay na kakilala at nakaalam tungkol sa Diyos. Dahil yung kabutihan na meron ng Diyos ay dapat talagang maibahagi sa iba. Dahil sayang kung hindi natin maipapakilala ang Diyos sa iba. Lalo tigit yung napakahalaga, yung kaligtasan. Dahil hindi permanente ang buhay natin sa lupa, meron po itong hangganan, tuklasin natin yung paraan kung paano natin mapagtatagumpayan yung ikalawang kamatayan. Yun po yung kamatayan na walang hanggan doon sa impyerno. So, may buhay na inaalok ang Diyos. Habang tayo nasa sanlibutan, maaari nating maranasan ang kapayapaan kasama siya. At maging ang kasaganaan, ang kagalingan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. At the same time, ihahanda pa po natin ang ating sarili para sa pagdating natin sa pagharap sa ikalawang kamatayan at hindi tayo matulad ng panghabang buhay na kamatayan. Kundi maranasan man natin ang unang kamatayan, physically, pero spiritually po, mabubuhay tayo kasama ng Diyos. So, napakabuti, may sulat ang Diyos sa atin. At ang Bible po ay sulat niya para sa atin na kanyang mga minamahal. So, glory to God po, nawa po ay may napulot kayong aral sa umagang ito na dalangin ko na magkaroon din po kayo ng paghahangad na makilala ang Diyos. So, God bless po!